Usapang mana naman tayo. Kanino nga ba dapat mapunta ang isang ari-arian o property kapag yumao na ang may-ari nito? Ang sagot dyan at iba pang katanungan, bibigyang linaw ng ating napakagandang legal expert na si Attorney Mariz Manalo. Good morning, Attorney. Good morning, Gov. And Rise and Shine, Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat. You look good in pink, Attorney. Yeah, thank you. Attorney, first of all, belated happy birthday. Salamat sa iyo. Salamat no, sa pagmamahal at pagsama mo sa aming programa. Kamusta naman ang birthday? Kapon. Maayos naman. Ano ba sabihin ko? Maayos naman. Siyempre, we have to be thankful. Yes, kasi siyempre, meron kang, nabuhay ka pa muli. Yes, thank you. Anong wish mo, Attorney, for this year? Well, ano ba wish ko? Parang impromptu to ka kasi ba? Ang wish ko, siyempre, I think you have everything eh. You're very accomplished. Ano pang may hiling ng isang Attorney Mariz Manalo? Katahimikan sa buhay, which I have, that. Yes. At syempre, syempre para sa pamilya mo, kasiglahan, kalusugan para sa kanila lahat. And peace to all. Yes, peace, no, Attorney. So, Attorney, dumako na tayo sa ating usapan, no. Kailan po ba masasabi ng isang tao na may karapatan siya sa isang property o property ng kanyang magulang dahil siya ay tagapagmana nito? Okay, you know, Gab, at sa mga nanonood sa atin, especially doon sa mga anak, ang iyong karapatan bilang tagapagmana ay dumarating lamang kung ang iyong mga magulang ay wala na o yumao na. So meaning hanggang buhay sila, all you have is an inchoate or expectancy. Hindi mo po pwedeng sabihing mana ko yan, wag mo ipamigay yan. No. Okay. Because dadating lang yung karapatan mo para magmana kapag yumao na ang iyong mga magulang. All right. Okay. So automatically, Attorney, pag yumao na yung magulang, mapupunta ba sa anak? At para sa kaalaman din ng ating mga manonood, no, iba-iba ba yung natatanggap nung panganay hanggang doon sa bunso? Well, actually, Gab, ganito yon. Kung ang magulang, halimbawa, o sabihin na natin parehong magulang nila namatay na, ang siyempre tagapagmana dyan. Halimbawa, yun na lang muna kasi hindi pwedeng sabay. Halimbawa, okay. sabihin mo sabay. Halimbawa, sabay na perish yung magulang. Ang mga tagapagmana nito ay ito, yung kanilang legitimate children. Kung meron silang legitimate na anak. Halimbawa, tapos susunod doon, syempre kung meron kang legitimate na anak, wala na yung, kung may mga magulang pa yung namatay, hindi na magmamana yon, kasi diretso na yun dun sa anak. Kasi i-exclude ng mga anak yung karapatan ng mga magulang pa, kung buhay pa yung magulang nung namatay, para magmana. However, kung merong illegitimate child, okay, halimbawa, for instance, namatay yung isang lalaki, buhay yung asawa niya. Tapos, sino ngayon ang mga tagapagmana, di ba? Yes, Ang compulsory heirs po nito ay number one, yung kanyang anak. Okay. Siyempre, legitimate yan. Tapos, susunod doon yung kanyang asawa. Okay. Alright? At kung meron siyang illegitimate child or children, tagapagmana rin yung kanyang illegitimate children. Okay. However, ito yung tanong mo, pareho ba yung mana ng legitimate at illegitimate? Hindi po. Kasi po, ang mamanahin po ng isang illegitimate child ay kalahati lamang po doon sa mana ng legitimate child. Okay. For instance, kung may 10 milyon na mamanahin yung legitimate child, ang makukuha lamang doon ng illegitimate child ay kalahati noon. Laging half of the share of the illegitimate. Okay. Half of the share of the legitimate child. Okay. Ngayon, may isang pantanong. Oh, sige. Yung sabi mo, paano kung ano, kung bunso, yung meron bang pagkakaiba kung panganay o bunso? Wala pong pagkakaiba yon. Lahat po yan anak. So pantay-pantay okay. po sila. Attorney, nabanggit nyo na yung illegitimate child, no? Mm-hmm. Kapareha din ba kung ang bata ay adopted? Paano kung adopted child? Okay, Gab, you have to consider kung talagang legitimate ba o yung kanyang pagkaka-adopt. Kasi marami po sa atin na meron tayong mga pinalaki lamang, tinatawag mong adopted, pero hindi pala legitimately adopted. Hindi po sila pwedeng magmana kasi they will be considered as strangers to you. Alright. However, kung ito naman pong mga batang ito ay talagang nagkaroon ng proseso ng adoption at talagang legitimately adopted child siya, well, magiging tagapagmana po siya at siya parang ang kanyang mana ay considered as yung share ng legitimate child. Gets. Okay. Attorney, yung socioeconomic status, ito,
yung para sa ating mga viewers to. Paano kung, kunwari, si Kuya mas may kaya mayaman. Naman eh, mayaman naman. O si Bunso, maganda naman yung hanap buhay eh. Pareho pa rin ba? Well, nakamukha nga na sinabi ko, Gab, kanina, di ba? Pantay-pantay po yan. Okay. May mga batang yan, kasi anak yan, lahat sila pantay-pantay sa shares. Equal shares yan. However, ngayon kung ikaw naman yung kapatid na meron ka namang kakayanan, di ba? Pwede mo namang i-waive yung right, yung share mo dun sa mana. Pwede mo ibigay yan dun sa mga kapatid mo para paghati-hatian nila. Or pwede mo i-waive para sa isang kapatid mo. Allowed po yon. Kaya pa nag-settle po ng interest at succession, ang mangyayari po, parang donation yon nung nakakaangat. Okay. Pero usually, wala pong ano yon, walang pagkakaiba kay ikaw ay may kakayanan, yes. Kay ikaw ay walang kakayanan, kay ikaw ay panganay, kay ikaw ay bunso. Pare-pareho po kayo, lahat po kayo ay anak na inyong mga magulang kung saan kayo po ay tinatawag na tagapagmana. Alright. Attorney, gaano kahalaga ang Last Will of Testament? Gaano kahalaga ang dokumento na to at paano ba to pinaghahandaan? Actually, Gab, ang Last Will and Testament, meron niyang proseso, napakamitikuloso yan. Kasi meron tinatawag na holographic will, may tinatawag na notarial will. Yung notarial will, kailangan susundin mo yan in accordance with the law. Pag meron kang na-miss doon, hindi yun i-approve ng private court. Meaning, mababaliwala yung last will and testament mo and makukonsider na interest at succession yung ano mo, yung pagdidistribute ng estate. Ngayon, kung holographic naman, we will discuss that some other time, ganun din yon. Meron din mga prosesong dapat i-follow. And ang dapat lang natin i-consider dito sa paggawa ng last will and testament, merong certain legitimate o parte ng kayamanan o paari-arian ng isang namatay kung saan ay hindi niya po pwedeng i-distribute yon kasi yun ay nakaatang o naka-reserve para dun sa kanyang mga compulsory heirs. Alright. Attorney, maraming salamat. Muli mga ka-RSP, ating nakasama ang ating legal expert na si Attorney Maris Manalo. At bilang pasasalamat sa iyong pagmamahal sa aming programa, Attorney, here's yeah. some flowers thank you, for thank you. Happy, actually, happy birthday! Salamat! Salamat sa inyo. Salamat to my PTV4 family. Actually, natatawa kanina kasi naabot kayo. Kaya ito si Kuya Gilbert. Salamat po sa inyo lahat. Okay, Attorney, again. Okay na. Again, Attorney, happy birthday. Thank you, Gab. Thank you for joining our family. We thank wish you, you all the thank best. Thank you. Happy birthday, Attorney.